Welcome back sa aking channel, mga kabuting-ting. Ito ang video natin mapapanood ngayon ay isang CRT LG. Ang problema nito ay meron siyang itim taas baba saka dito sa gilid. Ngunit dito sa kabila ay hindi pantay dito sa kaliwa. Mas manipis lang dito. Ayan o. Parang low voltage ang problema niya. Ngayon magsusukat tayo ng boltahe mamaya. Tignan natin. So ito mga kabuting-ting, huwag na natin patagalin. Pero kung bago ka sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Pakihit na rin yung notification bell para updated ka sa susunod na mga video na aking i-upload. So ito mga kabuting-ting, bali sukatan natin ng supply. Sukatan natin unang-una yung kanyang horizontal output. Tutukan natin yung ito yung horizontal output niya. Sali, hindi makita yung tester natin. Ayan. Sukatan natin yung supply. So ayun o, mababa yung kanyang output. Bali 58 volts lang pero napapagana niya. Tignan nga natin. So ayan mga kabuting-ting oh. May itim sa taas. So tingnan natin. Volts ang kanyang output. So sa ganitong problema ng mga kabuting-ting, bali tignan natin yung kanyang yung nang galing sa power supply. Ito yung capacitor na 160 volts. Pag di doon naman sa galing sa power supply ay 113 naman. So okay naman yung kanyang supply. Pagdating lang dito sa kanyang horizontal, yun mababa. Ayan o. Talagang bagsak. So pagka ganitong problema mga kabuting-ting, focus tayo dito sa kanyang horizontal. I-check natin yung mga capacitor na yung mga Mylar capacitor na naka-connect dito sa kanyang collector at saka yung papunta sa yoke. Ay hindi mga kabuting, ito yung capacitor na ito yung 1.6 kilovolts. Tingnan natin.
Ang value nito mga kabutingting ay 153G 2000 volts. Sukatin natin, testerin natin kung ano yung value niya na nasusukat. Ito, 1,433 nanofarad. So, pag ang capacitor naman ay mayroon siyang negative positive tolerance na 5%. Humigit kumulang, ika nga. So, okay pa to, pero bakit ganun na mababa? Samantalang good naman yung galing sa kanyang power supply. Ngayon mga kabutingting, mayroon akong naisip na paraan. Gagawa na lang natin ang paraan ito. Magdadagdag ako ng isang kapasitor. Ang gagawin ko ay ipaparallel ko yung connection nila ganito. Subukan natin kung uubra. Ito ay isang pinagbabawal na technique. Pero may mga bagay naman na pinagbabawal ngunit pwede. Basta't magawa ng maayos, gumana ng maayos. Okay, pwede yan. Itong mong video na to mga kabutingting, bagamat simple lang para sa mga master, pero mahalaga para sa mga newbie. Bagamat luma na tong mga CRT, eh sa mga ibang lugar naman, marami pa rin gumagamit ng CRT, lalo na sa mga video okay. So, kailangan din nating ibahagi yung mga ganitong problema para makatulong din sa mga newbie. So ito mga kabutingting, bali na parallel ko na yung capacitor. Ilalagay na natin dito. So ito na mga kabutingting, nailagay na natin yung capacitor at ito yun. Ayan o. Ayan. Ngayon, sukatan natin ulit yung kanyang bultahe. Isaksak natin. Tignan natin kung anong pagbabago. Ang ground nito ay doon sa CRT. So ayan ang sakatin natin. So ayan mga kabutingting, tumaas ng bahagya yung kanyang supply ng collector. Ayan na, naging 66. So tingnan naman natin yung kanyang picture mga kabutingting.
kung wala na, nawala ba yung kanyang itim doon sa taas at saka sa baba. So ayan mga kabutingting, nawala na yung itim dito sa taas saka sa baba. Oh. Ayan. Wala na. So umubra yung ating ginawa dito mga kabutingting. Ayan, iayos ko lang tapos tignan natin yung kanyang video. So ito na mga kabutingting, wala na yung itim ng dito sa kanyang taas saka baba. Ngayon subukan natin lagyan ng antena. So ayan mga kabutingting, oh. Wala na yung kanyang itim, ganun din sa kabila. Itong itim na ito ay sa kanyang channel na lang sa video. Subukan natin ilipat ng channel. Ayan o. Oh. Ganon din sa taas. Ayan mga kabutingting. Ayan. Ayan. Wala na. Sa gilid. Medyo mayroon lang pagkaka medyo mabuka lang yung logo lang yung medyo adjust. Pero sa ibang channel naman ay hindi naman ganyan. Ayan mga kabutingting, ayos na. So hanggang dito na lang yung ating video mga kabutingting. Kung bago ka sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe, like, comment kung ano yung natutunan. So hanggang sa muli mga kabutingting, maraming salamat sa inyong panonood.